Magandang hapon, narito ang Tropical Cyclone Bulletin number 15 para kay Typhoon Kiko na inisyo ng pag-asa ngayong September 10, 2021, 5 p.m. Typhoon Kiko intensifies further as it endangers extreme northern Luzon. As of 4 p.m, itong sentro ng Typhoon Kiko ay huling namataan sa layong 190 km east ng Aparri, Cagayan. Mayroon itong taglay na lakas ng hangin na nasa 215 km per hour malapit sa gitna at ang gustiness ito or pagbugso ay nasa 265 km per hour. Kasalukuyan itong gumagalaw patungo ng northwestward at 15 km per hour. Nakataas ang tropical cyclone wind signal number 4 kung saan ito ay very destructive typhoon. Force winds prevailing or expected within 12 hours sa lugar na ito sa Luzon. Ito ay sa northeastern portion ng Babuyan Islands. Habang signal number 3 naman or destructive typhoon, force winds prevailing or expected within 18 hours sa mga lugar na ito sa Luzon. Ito ay sa extreme northeastern portion ng Cagayan. Ito ay sa Santa Ana, Gonzaga, nalalabing bahagi ng Babuyan Islands at sa Batanes. Signal number 2 naman na may damaging gale force to storm force winds prevailing or expected within 24 hours sa mga lugar na ito sa Luzon. Ito ay sa northern, central at eastern portion ng mainland Cagayan. Ito ay sa Aparri, Camalanyugan, Lalo, Gataran, Bagao, Peña Blanca, Bugay, Santa Teresita, Tuguegarao City, Igig, Amulong, Alcala, Aliacapan, Lasam, Ballesteros, Abulog. At sa northeastern portion ng Isabela, ito ay sa San Pablo, Makunakan, Divilacan, Palanan. At sa northeastern portion ng Apayao, ito ay sa Flora, Santa Marcela, Luna at sa Pudtol. Signal number 1 naman na may strong winds prevailing or expected within 36 hours dito sa mga sumusunod na lugar na ito sa Luzon. Ito ay sa nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, eastern portion ng Ilocos Norte, sa Pagudpod, Adams, Dumalneg, Bangi, Bintar, Carasi, Nueva Era, Burgos, Pasukin, Bakara, Lawag City, Pidig, Solsona, Dingras, Sarat, San Nicolas, nalalabing bahagi ng Apayao, northern portion ng Kalinga, ng Balbakan, sa Pinukpok, City of Tabuk, Rizal, eastern portion ng Mountain Province, ito ay sa Paracelis, northeastern portion ng Abra, ito ay sa Tineg, Lacob, Malibkong, northwestern and southwest, southeastern portion ng Isabela, ito ay sa Santa Maria, Quezon, Malig, Rojas, San Manuel, Kabatuan, Aurora City of Cagayan, Angadangan, San Guillermo, Dinapige, San Mariano, Cabagan, Santo Tomas, Delfin Albano, Tumawini, Quirino, Burgos, Gamo, Ilagan City, Luna, Reyna Mercedes, Naguilian, Benito Sullivan, at sa northern portion ng Aurora, ito ay sa Dilasag at sa Kasiguran. Simula bukas sa gabi ay maaaring makapagdulot itong si Typhoon Kiko ng mga malalakas sa pag-ulan dyan sa may northeastern portion ng Cagayan kabilang ang Babuyan Island at ang Batanes. Heavy to intense naman ang mga pag-ulan ang maaaring maranasan sa northern Isabela at nalalabing bahagi ng Cagayan, habang moderate to heavy naman na may mga intense rain ang maaaring maranasan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, northern at central Aurora at sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley. Mas palalakasin nga nitong si Typhoon Kiko ang southwest monsoon at ang mga monsoon rains na maaaring makapagpaulan dyan sa may western section ng southern Luzon at western Visayas within the next 24 hours. Maaaring namang umabot sa 171 up to 220 km per hour ang taglay na lakas ng hangin nitong si Typhoon Kiko. At dahil nga rito, yung mga lugar natin na nasa signal number 4 ay maaaring makaranas ng heavy to very heavy damage to structures and vegetation. Ayon nga rin sa pag-asa ay, tropical cyclone wind signal number 5 may be the highest wind signal that will be hoisted for this typhoon. Sa susunod na 24 oras ay rough to phenomenal seas sa may pag-alon na 3 meters hanggang 16 meters ang maaaring maranasan dyan sa may seaboard sa mga areas na under ng tropical cyclone wind signal. Kaya naman, sea travel is risky for all types of sea vessels. Mariners are advised to remain in port or take shelter in port until winds and waves subside.
Moderate naman to rough seas ang maaaring maranasan dyan sa may eastern seaboard ng Central Luzon at Southern Luzon na may pag-alo na 1.2 hanggang 3 meters. Para naman sa track and intensity outlook, itong si Typhoon Kiko nga ayon sa forecast ay gagalaw patungo ng northwestward patungo dyan sa may Babuyan Island, Batanes area. Ayon nga rin sa forecast track, itong si Typhoon Kiko ay dadaan dyan sa may coastal waters ng northeastern Cagayan, maaaring bukas sa tanghali or bukas sa gabi. And afterwards, the typhoon may cross the vicinity of Babuyan Islands and Batanes or pass within their coastal waters tonight through tomorrow afternoon or evening. Ngunit ang posibilidad na maaari itong maglandfall dyan sa may northeastern portion ng Cagayan ay hindi pa rin inaalis. After passing dyan sa vicinity nga ng extreme northern Luzon, Kiko is forecast to move northward for the remainder of tomorrow through Sunday afternoon and may pass within the coastal waters of Taiwan. Ito si Typhoon Kiko ayon sa forecast ay mag-exit ng Philippine Area of Responsibility on Sunday evening or Monday early morning. At kapag tuluyan na itong nakalabas ng PAR, ito ay gagalaw patungo naman ng north-northeastward patungo dyan sa may East China Sea. Sa kasalukuyan, si Kiko ay malapit na sa Super Typhoon Category. At sa ngayon nga ay hindi pa inaalis ang posibilidad na ito ay umabot ng Super Typhoon Category. Ang susunod na Tropical Cyclone Bulletin ay i-issue ng PAGASA ngayong 8 PM at para sa pinakalatest sa weather update ay tumutok tayo sa official Facebook page ng DOST PAGASA.